Yung lolo ko, isa po siyang janitor, no? That was before the war. Siya po ay naging janitor ng isang hotel. Ang nagmamay-ari po ay isang Hapon, no, dito po sa Davao, sa may Anda, sabi ng tatay ko. Ngayon, nung dumating yung gera, yung nag-declare na ng gera against the Japanese, yung Hapon na boss niya ay hindi naman sundalo yon, ay sabi ay kailangan na siyang umalis dahil gera nga. So yung ibang mga nagtatrabaho doon, siyempre hiningi yung sweldo. Yung lolo ko naman po, ang hiningi ng lolo ko ay yung equipments ng mga tools ng bisikleta, yung repair ng bike. Kasi po yung may-ari ng hotel ay ano po, mahilig sa bisikleta. Punta daw sila ng bukid, no, nagtago siyempre para hindi po sila madamay sa gera, no. And then eventually po natapos yung gera. So ang lolo ko, dahil ay may natago siyang mga tools ng bike, ay nagtayo po siya ng bicycle repair shop. So ano lang po yan, parang sabi ni papa ko, parang tent lang daw, no, parang trapa lang. Tapos nilagyan lang niya na bicycle repair. Eh siyempre, sa panahon na yon, siya lang may tools. So ang ending, buong Davao City, siya ang nagre-repair ng bike. Eh galing ng gera yon, di ba? So madaming bike na hindi na maintain, so pinag-repair niya. So nakilala siya doon, no? And then, dahil walang mga gulong na mabibilhan, dahil post-war po yan, ang ginawa ni Lolo ay very sharp na knife, at yung pong mga gulong ng jeep ng panggera na sira na, yun po ay hinihiwa niya, no? Sinislice niya yun. At saka minumold niya po na mag-fit po sa gulong ng bisikleta. So siya po nagbigay ng mga gulong, no, galing doon, no. So nung ako po ay college po sa Ateneo, si Father Dutterwich, the late Father Dutterwich, Mayor Mata, sabi niya, how are you related to Mariano Mata? Sabi ko, he's my grandfather, father, sabi ko. Sabi niya, do you know that your grandfather put Davao City on wheels? So talagang ano ako noon, no? I was honored na ganun pala ang paningin ni father sa aking lolo. Na dahil daw sa kanya, after the war, ay napatakbo niya yung Davao City dahil sa kanyang innovation na ginawa. And then eventually po, siya po'y nagpatuloy ng pag-aaral. At around age of 45, na naging abogado po siya. So he was the late attorney Mariano S. Mata. So nagkaroon din po siya ng bicycle store na after noong 1945, the first bicycle store in Davao City, MS Mata Bicycle Store, no, and Hardware. For me, inspiration po siya sa akin, no. So nung buhay pa siya, kinakausap ko siya, and the thing na hindi ko makalimutan, no, kasi kinikwento niya din yan sa akin, na sinasabi niya, the harder the struggle, the sweeter the victory. Parati pong inuulit-ulit ni Lolo sa akin yan. So my point lang na sinishare ko to is, ganun tayo ngayon, no? Nasa pandemic tayo ngayon, crisis, maraming nahihirapan. Pero siguro pwede nating masabi na hindi natin makumpira sa panahon ng gera, no? Kasi talaga may kalaban talagang umiikot, no? Nagbobomba or papatay o magre-rape, no? Ibang-ibang panahon 'yon. But nevertheless, after the war, parang 'yun tuloy ang naka-shift ng buhay ni Lolo, no? Dahil meron siyang tools na 'yun ang nakasimula sa kanya ng pag-asenso sa buhay. So Ganun din po siguro tayo ngayong pandemic. Kung maging katulad natin si Lolo na mag-isip, na instead of we look at the negative things, we have to look at
that the future is brighter, and believe that the Lord will save us from all these problems. Parang naging tama sa kanya po yung saying na, give me a janitor with a dream and I will give you a man who will change the world. Or give me a man without a dream, then I'll give you a janitor.